Uy, jalan guys. What's up? Kasama niyo ulit si Kuya Vlog 23 dito sa ating video ngayon. At syempre, ang ating pong gagawin ay maglilinis ng church. Ito po ang ating church. I-disinfect po natin yan mga kapatid. I-disinfect po natin ito dahil bukas po ay magkakaroon po tayo ng gawain dito. Dito po tayo magla-livestream kasama si Pastor Gerald. Hindi pa rin tayo mag-gather dito mga kapatid. Dito lang kami magla-livestream bukas kasama sila Pastor Gerald at ang ilang mga WLD. Kaya ngayon, sisimulan na natin. Siyempre, kailangan, di ba? Disinfect muna natin yung mga pinaggamitan. So, meron po kaming gagamitin. Ito po ang mga gamit namin. Meron po tayong Sondrox para sa pag-disinfect. At meron din tayong Master Muscle para matanggal ang mga ilang mga bakterya. So ano, kasamahan nyo ba kami? I-intro nga muna kayo. 3, 2, 1! Walis tayo ngayon. First step po natin is walisan muna natin yung buong church. Hindi yung buong church, ha? Para patanggal po yung mga ilang-ilang halikabo. Para bukas po ay pag naggawain ay malinis tayo dito. Para kasi kasama natin sila Pastor Gerald at pinwila natin mga WLT. WLT team. Kaya kailangan malinis tayo dito. So, hindi pa po tayo pag-gathered, pero dito kami mag-livestream bukas. Kaya samahan nyo kami mga kapatid, at tayo ay mag-livestream bukas dito. At mag-load na kayo, ba? Siyempre mahalaga yan, no? Na kailangan, panatilihin natin malinis. Alam nyo mga kapatid, what's up mga kapatid, di ba? Sa ating pag-serve kay Lord o sa ating pag-ministry, kailangan willing ang ating puso, no, na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Diba? Yung simpleng paghuhugas mo ng plato sa church, yung simpleng pagwawalis mo sa church, is part ng ministry mo. Diba? Huwag mo itong ikahiya, no? Huwag mong tignan yung sarili mong maliit ito, kundi anong mang part natin na ginagawa natin is malaking bagay yan. No? Kung talagang para sa Panginoon ang ginagawa mo. May mga nakakakita man o wala sa iyong mga ginagawang ministry kay Lord, nakikita ka naman ng ating Panginoong Diyos. Kaya huwag tayong huwag tayong malungkot, di ba? Sapagkat ang Panginoong Diyos ang siyang pagbibigay sa atin ng pagpapala at gantimpala sa mga ginagawa natin dito sa ministry. No? Ano man ang inyong part, taga-ayos ng bangko, di ba? Ano man mga ginagawa mong ministry, no? Is malaking bagay yan para sa Panginoon Diyos, para sa kingdom ni Lord, di ba? Maliit na bagay na pinagkatiwala sa'yo ni Lord, mas kung dyan pa lang napagkatiwalaan ka niya, mas mapagkakatiwalaan ka ng ating Panginoong Diyos sa malaking bagay. Kapag itong maliit na bagay na pinagkatiwala niya sa iyo ngayon, ay nalagpasan mo. Kailangan lang matuto tayong maging patient at darating tayo sa tamang panahon na tayo ay gagamitin ng Diyos sa mas malawak pang paglilingkod sa Kanya, di ba? Ako po, di ba, hindi ka naman din naakalain, no? Hindi ka naman pagyayabang, no? Yung ating ginagawa dito sa ating church. No? Actually, di ba, ako po ay isang youth coordinator po dito sa ating iglesia. Di ba? At napagkatiwalaan po tayo ng ating pastor at ng ating Panginoong Diyos para panghawakan yung mga kabataan na ito. Di ba? At isa rin po tayong cell leader na kung saan ina-handle natin ang mga kabataang lalaki. Di ba? So, mga kapatid, no? Hindi ko sinasabi ito para ipagmayabang. It's not about position para maglikod ka sa Panginoong Diyos. It's about heart. No? Kung gaano kawiling ang iyong puso na paglingkuran ng ating Panginoong Diyos. So tuloy tayo sa paglilinis. Let's go! Pagod tayo guys. So, tara, samahan niyo ako sa rooftop. Doon tayo magkwentuhan para sa last kong mga sasabihin siya. Lock lang muna natin. Let's go.
dinadala yung ano, Kuya Arvin? Yung flashlight, no? So, tayo sa third floor na. Ay, tama, third floor. Magaling ang bahay mo. Ito yung aking bahay. Tignan nyo. Sorry. Nandiyan pala kayo. What's up mga kapatid? Medyo napagod kasi ako eh. No? Nilinis po natin ang ating church. So, yun nga mga kapatid. No? Very important no? Kapag tayo ay nagsaserve kay Lord. Diba? Kailangan malinis ang ating puso. Maliit man o malaki. Ang ating ministry, kailangan pahalagahan natin ito. At syempre, no? Dahil tayo ay pumasok na sa new normal, kailangan itong ating nagkaroon din naman natin alam naman natin lahat, 'di ba, na tayo ay dumanas ng pandemic o yung COVID-19, no, na hindi naman natin inaasahan na bigla tayong lahat. Pero ang mahalaga dito, dahil tayo ay nasa new normal, papasok na tayo sa new normal. O, actually nakapasok na tayo sa new normal na kung saan talagang uugaliin na natin na laging magsuot ng mga mask. Actually may mask naman ako nandito. Ay, nasa baba, no? At syempre magdala ng alcohol. Yun, naiwan din namin yung alcohol. Pero nasa baba po dala namin, no? Kasi umakit kami rito sa rooftop eh, 'di ba? So napakahalaga rito na panatilihin nating malinis, no? Yung ating kapaligiran, yung ating mga bahay, no? Yung ating sarili, syempre yung ating katawan, kailangan every time nalalabas tayo, no? Lagi tayong maglinis. Mag-disinfect tayo ng mga gamit natin bago tayo pumasok sa mga tahanan natin para hindi tayo makauwi, no, ng mga virus na makakaawa, no, para hindi natin maawaan yung ating mga pamilya, di ba? Ang virus po eh nananatiling nandiyan. Ang kailangan natin is mag-ingat, no? Hindi pa po nawawala, kaya huwag tayong maging kampante mga kapatid. Kailangan lagi pa rin tayong yung protocol ng ating pamahalaan na kailangan laging magdala ng mask, face mask, no? At dala ng mga alcohol, no? Para every time na mapahawak ka sa isang bagay, at mag-ingat tayong humawak-hawak sa mga paligid natin, no? Dahil balay natin, baka mamaya na virus na 'yon, 'di ba? So mag-ingat po tayo. At syempre, hindi mawawala yung manalangin tayo, 'di ba? Pinaka-importante 'yan sa lahat. Kailangan lagi tayong manalangin, magtiwala sa ating Panginoong Diyos, no? Siyang may kayang magbigay ng solusyon sa lahat ng ating mga pinagdaraan. Itong pandemic na ito, kayang-kayang baguhin ni Lord ang sitwasyon na ito eh. No? Kailangan lang is magtiwala tayo. No? Maaring dito, tinuturuan tayo ng Diyos upang mas lalo tayong magtiwala sa Kanya. At huwag bumitaw sa ating paglilingkod, diba? Sa mga servant natin dyan, sa mga naglilingkod sa atin dyan mga kapatid. Huwag po tayong tumigil at gumawa tayo ng mabuti para sa kapwa at gumawa tayo ng mabuti para sa Panginoong Diyos. No? So yun lamang mga kapatid, no? At isa-shoutout ko lang ilan nating mga kaibigan, no? Shoutout sa mga kapatid natin na sila, syempre unang-una na sa lahat yung aking director ngayon, si Kuya Alvin, no? At meron din po siyang YouTube channel, Kuya Alvin Vlog. I-click niyo lang, i-search niyo lang po, no? At i-subscribe niyo po ang kanyang YouTube channel para updated din kayo sa kanyang mga ginagawa. At yung ating kapatid na si Jeffrey Gatchalian, no? Ay meron din po siyang YouTube channel, no? Panoorin niyo rin po ang kanyang mga pinagagawa sa buhay. At siyempre yung aking YouTube mga kapatid, no? Kuya Vlog 23 Bautista, subscribe niyo na rin po. At siyempre I encourage you na panoorin niyo po yung bawat video na nilalabas po namin, na isiguraduhin po namin na hindi lang ito puro kalokohan. Kundi ito ay may papupulot po kayong aral. At siyempre, ang gusto namin makita ninyo at update kayo sa mga ginagawa ko sa buhay. Kahit hindi naman ako dapat ninyong sundan. biro lang po. Gusto ko lang po kayong ma-entertain, no, sa ginagawa po nating vlog na ito. At syempre, ma-share na rin yung Word of God sa inyo. Diba? Hindi pa tayo nakagawa ng mga verse of the day natin, kaya abang-abangan nyo na lang. So yun lang. At ako hindi na magpapalit. Ay, kaila Pastor Gerald pala. No? Shoutout sa inyo, Pastor Gerald. Kaila Pastora Myra. At sa City Water. No? At sa
kapatid natin sila Ate Dayan tsaka sila Kuya Onel, yung kanilang negosyo, pagpalain ng Diyos. At yun lang, no? At sa ilang mga sumusubaybay sa akin, shoutout sa inyo. Comment lang kayo at masusubscribe. Masya-shoutout ko kayo sa mga next video natin. So yun lamang po, and God bless, kita-kits muli. At eto na, tatakpan ko na. 3, 2, 1.